gusto ko mag-move on, guys. Para gusto ko siyang patawarin. Ayoko nang kahit ganito, guys, kahit may mga mali nang nangyari, kahit may mga issue na ganito na nakikita ko ganun, guys. Hello, I mean, dahil kita ano kasi halos lahat ng memories na. For today's Chismis Maabrip, meron tayong papanoorin na video ni Renny J. Okay, eto Maabrip, hindi ko pa siya pinapanood. Sinadya ko talagang hindi panoorin kahit kating-kati na yung mata ko sa chismis na to. Okay, kating-kati na Maabrip, sobrang kating-kati na talaga. Ah, pero ginawa ko yung para din sa inyo, para sabay-sabay nating panoorin, para yung ating maging reaction ay real na real. So ito, papanoorin natin ngayon itong video ng aking mabuting kaibigan na si Renny ni Jay. Mula pa lang ma-brief, mukhang medyo malungkot ata. Let's go! Hello guys, what's up? What's up? Ayun, siguro ako Renny Jay, guys. Gising ko lang, guys, puwet kasi ako kanina. Hindi ako makatulog. Ngayon wala pa akong tulog. Siguro maraming tatanong dyan kung bakit wala ako sa bootcamp, sa ba't online lang ako naglaro. Alam ko, guys, na mahirap sa amin yun. Nila Boss Logs, ni Zigo, tsaka ng team ko. Na wala ako doon, na online lang ako maglaro. Pero sa awa ng Diyos, thank you na nanalo kami sa ano, sa SGD, guys, sa Omega, nanalo kami. Oo, mapapansin yung mga brief kasi nung naglaro sila Renny J, laban nila sa Omega, wala si Renny J talaga sa bootcamp. Tsaka makikita nyo dun sa may live screen sa bootcamp nila Boss D, wala talaga si Renny J. So hindi siya naglaro sa bootcamp, nandun siya sa kanila sa Bataan. Okay? Ayun. Zero kami, sobrang thank you talaga sa ano, guys. Kahit mahirap ang communication, kahit online lang, kahit alam ko mahirap sa kanila, na wala ako dun sa tabi nila. Thank you, nanalo kami. Tapos sa may aura naman, guys. Sa aura naman, guys, sorry natalo kami kasi ano, guys, may mga video kasi at mga picture na sinin sa akin sa IG Messenger. Kasi ito ito, may mga video sa IG. So alam nyo na, ma-brief, kung bakit hindi magandang ating laro ni Renny J. Messenger, mga nagsisin sa ng picture and videos. Alam niyo, guys. Kaya hindi ako. Ayaw naman mag-skis na basa din yun. Naglagay lang ako kung bakit ganun ako. Ganun yung laro ko. Bakit? Yun ang nga, di ba? Ayaw gumawa ng mga ano. Ayaw gumawa ng excuse na ano, na ganun. Pero talaga nung time yun, guys. Hindi talaga ako makapag-focus talaga. Nung time yun talaga kasi may mga nagsisend sa akin. Sa IG, sa ano, sa Messenger, ang dami nag-aaral sa akin, guys. Ang dami yung message, as in spam, spam yung message nila pati sa Messenger. Nakita ko lang, so may mga iba din ako na ano, nakikita ko lang sa Facebook, ano nga, meron din, sa comment section, ano yun, guys, sa iba parang, iba, parang ano lang, guys, nakakaano lang, nakaka-disappoint lang, nakabaliw lang ng naganang naganang mga nangyari. Kasi ako yun. Kasi ako ang terrorist. Ano mas? Ano yun? Seryoso ako. Nasaktan lang ako sa part na ganun. Na hindi, ano ba yun? Parang hindi ko alam kung binigay ko ba best. Pero binigay ko na. Para saan binigay ko best ko? Siguro ano, ganun talaga, guys. Hirap, ang ganun. Ang hirap, guys. Ang hirap mag-move on. Ay, pero wala eh. Kailangan ko mag-move. Pero yun, mga brief base nga rin dun sa nakita ko or na sa ano ni Renny J. Nung laban nila sa Aura, hindi talaga naging maganda laro niya doon, 'di ba? Hindi naman sa ano, parang wala talaga siya sa vision ng mga times na 'yon. Parang ano siya eh, anong tawag dito? Kulang siya sa firepower, tsaka hindi talaga 'yun yung laro niya. Ayun naman pala yung dahilan, Maverick, may pinagdadaan na pala siya. So based dun sa sinabi niya, Maverick, medyo mahina kasi yung volume. Ito na yung max.
may mga nagsenda sa kanya ng mga videos, ng mga pictures na hindi niya nagustuhan. Kaya isa rin yun sa naging dahilan kaya hindi naging maganda yung performance niya. Pero ayun, ituloy natin ma-abrip. Ito yun, totoo lang. Nung past few weeks tsaka few days, may balak pa talaga ako may pagbalik sa kanya. Inaamin ko yun. Inaamin ko talaga na ganun na may balak ako. Kaya parang balikan pa siya. So yun, clarify natin ma-brief. Yun naman pala, meron pala siyang balak makipagbalikan sa ex niya, mga ka-brief. Okay? Yahoo! Balak pa siyang makipagbalikan sa ex niya kahit na, di ba, yung mga nalaman niya noon. Kasi ganun talaga ma-brief eh. Kapag once na mahal mo ang isang tao, ma-brief, parang hindi mo kayang hindi mo basta-basta kayang i-let go. Ako marami akong kaibigan eh. Ganyan. Ang dami ko nang binigay na advice, ha? Napakadami ko nang binigay na advice, pero babalik at babalik pa rin yan. Bumalik pa din, ha? Ayun, bumalik pa din eh, kasi pag mahal mo talaga, ma-brief, wala kang magagawa. Bulag ka sa pag-ibig. Okay? So, tuloy ang video. Okay lang yan, baka na mali ka lang ng guide. Baka may mali lang na nag-guide sa'yo. Ganun. Bakit maling ano lang na nagkamali ka lang, sabi ko. Tao ka lang, sabi ko gano'n. Sabi ko, gusto mo, babalikan kita, pero gusto ko, maging malapit ka kay Lord yan. Ang sinabi ko sa kanya, guys. Aww. Alam niya. Gusto ko na sanang kalimutan yung lahat-lahat ng time na yun. Tapos maging back to zero kami, guys. Simula ulit kami sa una na yun, kahit mahirap na, kahit kahit ang tama yung nangyari na, pero guys, parang ewan ko ba, parang ano na eh. Yung ngayon kasi guys, hindi na normal kasi, hindi na normal guys, hindi na ako, parang nawala na ako ng gana. Wala na walang ganang makipagbalikan, guys. Hindi ko alam. Wala akong masabi. Wala, guys. Kaya hindi talaga ako nakaka-focus. Kasi din, dahil ano. Dahil sa mga kitchen challenge din ng mga kumakalat. Diba? Willing naman kami mag... Ako, family ko, willing naman kami mag-sacrifice sa kanya para, alam niya guys, magsimula ulit kami ng mga bago. Pero, guys, sobrang sakit guys, sobrang sakit kung kayo nasa. Nasakit talaga yun, sobrang sakit nun, Gabriel. As in, hindi ko ma-imagine. Hindi makamali din talaga ako guys na, kasi ito yung mali din sa akin. Hindi ko alam kung mali ba o ano. Kasi ano guys, minsan kasi talaga inaamin ko wala na akong time sa kanya. Na ganun na puro ako ML, puro ako tabaho, puro ako ganito, puro ako ganyan. Kaya ika-clarify ko lang yan, Ilong. Pause ka muna dyan, Ilong, ha? Alam nyo, mga kabrip. Ayan, kasi itong, ano yan, misconception to eh. Okay. Kasi, for example, ayan si Rena J. Mabri. Kasi hindi lang yan basta naglalaro ng ML, Mabri. Ang paglaro ng ML niya ni Rena J. Mabri is trabaho. Hindi yung tipong trip-trip lang or parang pastime mo lang maglaro ng ML. Puro ML, ganito nga yan. Hindi yun ganon, Mabri. Nagtatrabaho si Rena J. Naiintindihan ko siya sa pay. Alam niyo, Mabri, sa totoo lang, alam niyo kung bakit ako walang jowa? Bakit alam niyo wala akong jowa? Kasi ang hirap maghanap ng babaeng makakaintindi sa trabaho naming sobrang busy. Yahoo! Yun yung dahilan nun, Mabib. Kaya ako bakit hanggang ngayon, wala pa rin tayong bebe. Yahoo! Ang hirap maghanap ng ganon. Yung maiintindihan yung maiintindihan yung content na ginagawa mo, naiintindihan kung bakit wala ako masyadong time para dun sa bebe ko. Yahoo! Alam niyo yung mga ganon, Mabib. Mahirap kasi. I mean, sa mga ganitong klaseng field, Mabrip. Ano talaga eh? Ang kalaban namin dito, Mabrip, ang pinaka-worst
na nakakalaban namin araw-araw, mga kabrip, is yung time management. Eh si Rene J, mga kabrip, mas busy pa ata sa akin. Imagine nyo, si Rene J, nagko-content creating, nagmagawa ng mga videos. Pro player din siya, mga kabrip. Nagti-TikTok din siya. Yahoo! And at the same time, mga kabrip, di ba? Nagla-livestream din siya, mga kabrip. Kasi kami marami, as a streamer din, mga kabrip, sa Facebook Gaming, marami kasi kaming, kailangan gawin. Marami kaming kailangan ma-hit na kota. Nung naraan, nag-message din sa akin si Rene J. Mabrip about dito sa sinya sa pagla-livestream. Nangingi siya ng nag-six siya sa akin ng advice kung ano bang dapat kong gawin. Ganto, ganyan. O, kabrip, ba't ganito? Paano mo na ma-manage yung oras mo sa pagla-livestream, sa paggawa ng content creating? Binigyan ko naman siya ng advice. Kasi, Mabrip, mahirap talagang i-manage yung mga oras namin. Hindi lang kami basta nagla-livestream lang. And as a myself, hindi rin talaga kami nag-i-stream lang, Mabrip. During off-stream, Mabrip, marami pa talaga akong ginagawa. Tapos dumagdag pa yung pagiging chismoso, mga kabrip. So mas lalo akong naubusan ng oras. At mas lalo akong nawalan ng chance na magkaroon ng bebe. Kaya tatalay na natin ito, mga kabrip. Ayan, explanation lang yan doon. Guys, sa amin, kasama siya sa may... Alam mo yun, nagtatrabaho ako para sa amin yun. Para sa amin. Para sa pang ko, para sa kanya rin. Para sa amin, para... Alam mo yun, guys, hindi kami nakatulala. Pagtanda namin. Tama. Yun, parang ano. May plano na kagad si Rene J. Trabaho talaga kasi guys. Minsan lang tayo bigyan ni Lord ng gantong blessings. Totoo yun, mga brief. I mean, yung mga ganitong klaseng opportunity, sa totoo lang, every gamer's dream pala, Mabrip. Every gamer's dream kung ano man yung ginagawa naming trabaho. Kasi yung ginagawa namin na trabaho, Mabrip, is gusto talaga namin. So kaya ako, si Rene J, nagigets ko siya dito sa part na to. Kasi inaalagaan niya to. Kasi hindi naman lahat ng panahon, Mabrip, is walang permanente sa mundo, Mabrip. Ito, tatandaan nyo. Walang permanenteng ano sa mundo. Kung itong ginagawa namin ngayon, yung pagla-livestream namin, Mabrip, kaya inaalagaan ko din at di ko pinapabayaan kasi Mabrip, darating yung panahon, Mabrip, mawawala rin to. Okay, Mabrip, kaya hanggat nandito to, Mabrip, tinitake advantage namin siya as much as possible, Mabrip, kasi hindi natin alam yung mangyayari sa future, di ba? Hindi natin alam. So, basta mag-focus lang tayo kung anong nasa present ngayon, Mabrip, okay? Okay. Kahit naman kayo siguro, di ba, yung iba niya, gusto niya maging katulad ko, katulad namin. Alam niyo guys, ba't mahirap maging katulad namin, pero... Totoo! Totoo yun, totoo yun. Totoo yun, totoo yun. Gusto niya guys, pero gusto ko siyang patawarin. Gusto ko mag-move on guys, pero gusto ko siyang patawarin. Ayoko nang... Kahit ganito guys, kahit may mga mali nang nangyari, kahit may mga issue na ganito na nakikita akong gano'n guys. Alam, hindi na yung tao siya. Chad din yung ano kayo. Sobrang bait talaga na ito ni Rene J. Sobrang bait talaga ilong. Pahalang lintik ka. Para sa akin, gusto siyang patawarin and move on din. Ayaw nang ano kasi may pinagsamahan kami. Totoo. Ay, pinagsamahan kami. Masakit lang talaga sa akin na alam niya guys, yung problem. Parang seryoso ako. Talagang kasama siya sa plan, kasama siya sa plan ko. Sa buhay ko, kasama siya sa mga, alam niya guys, kasama siya sa future ko. Lagi ko siya sinasama sa mga pangarap ko. Sabi ko sa akin niya, sana ikaw na yun, na first last yun. Totoo. Ganito, ganyan. Ganito ka, sabay tayo nga na mag-grow. Ano yan? Kasi mo, siguro marami talaga din ako mali guys. Kasi, siyempre, wala pa naman ang experience sa mga girlfriend, gano'n. Oo, si first time niya ata si Sam, as far as I know, first girlfriend niya si Sam. Matatanda mga pinsa ko, gano'n. Mga tinuturuan ako maging mature sa mga bagay. Kaya siguro gano'n yung mindset ko. 17 years old ako, pero yung mindset ko talaga, ano, family first, tapos work, pa, trabaho. Kasi guys, itong binigay sa amin ni Lord na, sa akin ni Lord, sa akin, sa aming family yan, binigay sa amin ni, na work sa akin ni Lord. Ito ngayon ang nabot ko. Guys,
sobrang hindi lahat ng tao, di ba? Hindi lahat ng tao ang meron. I agree. Tao ngayon. Alam niyo guys, yung parang, siyempre, ito ako dati, nagsisimula akong maglaro dati. Talagang pinaghirapan ko lahat talaga bago ako makapasok. Please, talagang hindi ako natutulog. Hindi ako natutulog. Sacrifices. Makapasok sa, ano, siyempre ayoko naman na dahil lang sa mga, kanyari, yun, sa mga happy moments namin na gusto niya may time ako ganun. Ayoko naman na masira yung work ko sa ganun. Pero gets ko siya. Gets ko siya. Na alam ko kasi na syempre, di ba? Bata pa kami guys eh. Bata pa kami. Gusto pa namin maranasan yung mga ganun na bagay. Alam niyo, ganun kasi ngayon guys, di ba? Mga parang ano. Mga ganun talaga ngayon. Kasi ako guys, hindi eh. Ako kasi, gusto ko yung ano. Yung, alam niyo guys, parang girlfriend ako. Hindi yung pang ano. Gusto ko yung girlfriend ko guys, yung panghabang buhay yun. Hindi yung ano lang, yung saglit talaga. Kasi ano, pag ako nag-girlfriend talaga guys, gusto ko siya na yung ano, kasama sa future ko. Ano nyo? Kung gaano ka to si Rene G? Kung gaano ka matured yung pag-iisip, maaari? Ito kasi, marami kasing hindi nakikita. Ito, katulad ng mga sabi ko sa mga previous videos natin, ma, or sa mga previous natin na chismis. Ito yung hindi nakikita ng tao kung ano talaga si Rene J Maabri. And talaga yung tunay niya ugali. Nung namit na lang, ilong namit ko to si Rene J Maabri sa personal, yung bumisita sila dito sa bahay. Ganyang-ganyang si Rene J Maabri. And believe din ako dito talaga sa batang to. Yung story talaga ng buhay niya, Maabri, is pang ano talaga eh. Napaka, kung pwede lang ilagay ito sa ano, Maabri. Meron pa bang magpakilan man? Magandang ilagay yung story niya doon, Maabri. Eh. Diba? Lalo na yung buong detalye ng story niya kung paano siya nagsimula from the rock bottom hanggang kung nasaan siya man ngayon, kung ano man yung natatamasa niya ngayon, Maabri. Ayun. So ano, tuloy natin yung video. Ito lang talaga ako sa part na ang sakit dyan. Ano ba mali kong ginawa? Hindi ko din alam. Yung lagi ko tinatanong ngayon, may mali ba akong ginawa? Ano kaya? Hanggang lang. Wala ang maling ginawa, Rene J. Wala ang maling ginawa. Ito, Maabri pa. Isa pang piece of advice sa mga palagi nagsasabi kapag naghihiwalay kayo ng mga jowa. Ano to eh? Ang pag-ibig, Maabri, eh sugal yan. Okay? Walang kasiguraduhan. Kumbaga 50-50 yan, Maabri. Kaya dapat kung ano mang nangyayari sa inyo, kung maghiwalay man kayo, dapat wala kayong pagsisisihan, Maabri. Kasi at the first place, Maabri, hindi talaga, wala talagang ano, Maabri, walang assurance kapag ikaw ay nagmamahal. Okay. Walang assurance, Maabri. Kaya ayan, Maabri pa, isa na rin siguro sa magiging magandang example kung ano mang nangyayari kay Rene J ngayon, Maabri, na kahit 'di ba? Kung ano mang nangyari nung saya-saya nila nung una, ganto ganyan, pero may mga darating at darating yung point na may experience yun yung ganito. Okay? Play. Hindi ba expect na ganun? Tapos, diba? Kasi yun pa yung mga pinagkatiwalaan mo, yun pa yung ano, tinuri mong kapatid. Pero mag-move-on na lang siguro ako, guys. Oo, Rene J, mag-move-on ka na lang. Yun yung pinakamagandang gawin. Plan eh. Nangyari na guys, kailangan na lang natin. Ako siguro, siguro masakit pa rin sa akin ng ngayon. Pero, hindi magalaga, iska ako to. Kaya mo yan, Rene J, kaya mo yan. Hindi ako kabayaan nila dalang pero, yan. Yun lang guys, tsaka maraming salamat sa supporta nyo guys. Sa inyo lahat, sobrang thank you. Thank you so much sa supporta. Thank you. Sorry guys, natalo kami nun sa ano, sa Omega, pero gusto ko na umiis, pero hindi ako makauwi kasi naiisip ko yung pag, alam mo yung guys, kap, doon ako sa pag, nandun ako sa bahay, nandun kasi halos lahat ng memories din. Pero yun guys, yun na, kailangan namin ma-secure yung upper bracket guys, kailangan namin ma-secure yung upper bracket, ngayon. Sorry guys, gising ko lang talaga, promise. Hindi kasi ako makatulog eh. Ito yung buhok ko. Ganun, kagising ko lang guys. Sorry guys. Yun guys, gusto ko lang ano,
gusto ko na lang mag-focus na muna ako sa goals ko. Yan. Dumating man or what na ano. Tsaka na yung mga ganyan. Ano muna guys? Tayo ngayon guys. Ano tayo? Focus muna ako. And gusto ko makapasok kami sa upper bracket. Para alam niyo yan. 90% na yata kami. Napasok kami sa playoffs. Pero guys, gusto ko pa rin na nasa upper bracket pa kami para alam niyo, mas maganda kasi pag gano'n mas maganda. Gusto namin nasa upper bracket kami, kaya gusto namin mag-practice guys. Please lang guys, kung okay lang sa inyo, huwag na natin masyadong ikalat yung mga picture and video. Kasi guys, alam niyo, pag napupost ako gano'n yung comments, parang alam niyo, nasasaktan pa rin ako guys. Nasasaktan ako kasi syempre minalgin tao guys. Ayoko naman ng ganito mangyayari sa video niya. Ayun guys, sana supportahan nyo pa rin kami. Kami ng Next Place Solid, si Boss Dukes guys. Yan, supportahan si Boss Dukes. Lahat-lahat kami sa bahay, labong NXP yan. Supportahan nyo kami lahat guys. Tsaka yung mga sinusuportahan nyo, mga pro players yan. Supportahan nyo lang yung mga gusto. Maraming salamat talaga sa inyo guys. And pasensya na guys, na gusto ko lang talagang magsalita kasi alam kong marami nang hindi ng opinion ko. Yun lang guys, maraming salamat sa inyo. Mag-out na ako guys, and please guys, yung mga sinabi ko, sana pakinggan nyo mabuti, and sana ano, maintindihan nyo. So ayun mga brief, yung video ni Rene J. Reaction ko dito sa buong video mga brief. Grabe, sobrang bait talaga nitong batang kasing. Sobrang bait. Wala, alam nyo mga brief, kahit na ganun yung nangyari sa kanya. Like, hindi, kung kahit kanina mong mangyari yun mga brief, parang yung pakiramdam na katapusan na ng mundo mga brief eh. Pero siya mga brief, no, na-maintain niya pa rin. Kasi, syempre, kung pag may nalaman kang ganun, lalo na sa taong mahal mo, mga brief, hindi mo maano yun mga brief, hindi mo maiiwasan. Kumbaga parang magiging permanent yan na damage sa inyo eh, di ba? Lalo na sa kanilang dalawa. Pero believe talaga ako dito sa batang to. Grabe ka Rene J, sobrang bait mo. Alam nyo mga brief, itong si Rene J mga brief, talagang ano yan eh. Talagang ma-feel mo talaga sa kanya yung pagiging ano niya eh, yung pagiging passionate niya sa lahat ng ginagawa niya. At saka yung pagiging yung ano, saludo rin ako sa mga magulang nito ni Rene J. Mga brief, sa pamilya niya na nag-raise sila ng ganitong klasing bata. Kasi imagine niyo, ilang taon lang si Rene J, 17, pero yung mga plano niya sa buhay, mga brief, yung mindset niya mga brief, hindi pang 17 years old eh, pang matured ng tao, pang adult na mga brief. Kaya ayan Rene J, kung ano mang pinagdadaanan mo ngayon, alam ko darating ang panahon, magiging kwento din yan. Basta tama yung ginagawa mo, mag-focus ka lang kay Lord, isama mo lang siya sa challenges na hinaharap mo ngayon. And ayun, basta palagi ka lang ano, keep your head above the water, huwag kang susuko Rene J. At saka ito, ayan, palagi na mga minag-usap nito ni Rene J, kaya na hindi na rin ako nagkulang ng mga advices sa kanya. Kaya alam ko kakayanin ni Rene J ito mga brief. Maganda na lang din yung mga decision niya ngayon na gagawin, kasi mas maganda mag-focus na lang sa trabaho, kasi kasi kapag the more na nagiging busy ka, the more na makakalimutan mo yung mga nasa paligid mo. And dun sa mga nagkakalat ng mga videos, sa mga nagkakalat ng mga pictures, wag na mga brief, enough na yun. Okay, huwag nyo nang gawin yon. Hindi may tatama ng pagkakamali ang isa pang pagkakamali, mga brief. Kaya huwag na nating ikalat, di ba? Respeto na lang din sa kanila. Yung iba, nagpipiesta-piesta, pero mga brief, sa pagpipiesta nyo or sa mga ginagawa nyong, or kung sumasayaman kayo, mga brief, may mga taong nasasaktan, may mga taong nalulumbay, mga brief. Kaya huwag na nating i-spread yon, mga brief. Okay, tama na yon. Huwag na, mga brief. Hindi talaga maganda yung nangyayari. Kaya ako, nag-post ako kagahapon, mga brief, in-off ko yung comment kasi hindi rin talaga maganda yung nangyayari. Hindi talaga, I mean, hindi naman siya doon masyadong ano, pero grabe, inalis ko na lang din, mga brief. Hindi maganda yung comment section talaga. So, please lang, sa mga nag-e-spread ng mga pangit or ng mga ganyang ano, mga brief, kung ano mang mga ano yan, huwag na mga brief, tama na tayo. So ayun, supportahan natin sila, lalo na si Rene J mga brief. Pakita nyo yung suporta, kailangan kayo ni Rene J ngayon. So ayun mga brief, kita kits tayo ulit sa susunod na videos, sa video mga brief. Peace, ayan, bye bye.